Yes, mega love shout out po sa ating lahat. Kasama niyo na naman po ang inyong gwapong DJ here at Dubai. Kaya naman guys, pag-usapan po natin ang napakasakit na ito na laging tanong ang hashtag natin for today. Bakit mo ako iniwan? Maraming salamat po sa ating letter sender from Oman, the one and only Josephine. And of course, eto po ang mga tanong ni Ma'am Josephine. Ang sabi mo, mahal mo ako. Bakit mo ako iniwan? Siguro, sinabi niya sa iyo na mahal ka niya, pero ang totoo, gumawa lang siya ng way o gumawa lang siya ng paraan para iwanan ka niya. Ipinaramdam niya sa iyo yung pagmamahal, kumbaga pinaasa ka niya sa madaling salita. Ikaw yung umasa sa lahat at the end, ikaw pala yung iiwanan sa ere. Ikaw yung nag-antay, ikaw ang nagsilbi, ikaw ang nagbigay ng lahat. At the end, ikaw pala ang iiwanan. Walang makakapagsabi po sa mundong ibabaw kung sino ba talaga ang taong magpapahalaga sa iyo at magbibigay ng kulay at pagmamahal sa iyong puso. Maraming tao ang inakala nila eto na yung taong natagpuan ko na magmamahal, na makakasama ko habang buhay. But in the reality, at the end, hindi po sila yung nakasama nila habang buhay. Maraming tao ang hindi mo makakasama. Kahit yung taong minamahal mo, minsan ikakahiya ka. Minsan, gagawin kang parang isang baliwala. And ang masakit nun, kapag iniwan ka niya na sa ere, na inaasahan mo na siya na lang yung tao na nagmamahal sa'yo. Ang sakit ng tanong pero ang sarap pag-usapan. And of course, kung bakit tayo iniiwan, they are not deserved or hindi natin deserve yung tao na yan para sa atin. Umalis man sila sa atin, mas maganda na yung maaga pa lang nalaman na natin. Alam ko na yung totoo kung bakit mo ako iniwanan. Sa sobrang sakit, wala na akong naramdaman. Ibig sabihin, naging bato ka na. Hindi mo nararamdaman yung sakit. Pero honestly, nawalan ka na ng pakiramdam sa tao na to. Kasi doon mo naramdaman yung sakit at hirap ng iyong pinagdaanan. Sa iyo ngayon, parang naging manhit ka na. Kahit ano pang sakit, hindi mo na kayang umiyak. Kasi wala ka ng pakiramdam para sa kanya. Mahirap mawala ang isang feelings. Pero minsan kailangan mong gawin para maging matatag ka sa hamon ng buhay. Yung sakit, wala po kahit anong gamot ang makakahil ng pain inside of your heart. Maraming bagay sa mundong ibabaw na minsan hindi natin nakikita. Minsan, wala lang para sa atin. Pero sana maisip natin, lahat ng pait o sakit na ating pinagdaanan, hindi man yan mahil ng panahon, pero darating din sa punto na makakalaya din tayo sa sakit na ating pinagdaraanan. Bakit niya ako iniwan? Binigay ko naman ang lahat, pero bakit di pa rin ako naging sapat? Alam niyo po guys, sa totoo lang, mahirap magpakatanga sa taong alam mo naman na wala kang aasahan. Mahirap umasa sa mga taong paasa. Ang masakit noon, ibinigay mo na yung lahat sa kanila, pero hindi kanila na-appreciate. Hindi nila nakikita how anong value meron ka. Ikaw na lang yung tao na nagmamahal sa kanya. Kahit ano ginagawa mo na, pero it's time to wake up. Na hindi mo kailangan magpakatanga kahit kanino. Ang kailangan mo, buuin mo uli ang sarili mo na matagal nang nawala. Hanapin mo yung sarili mo na matagal mo nang iniwan.
kasalanan. Kailangan mabago ang buhay mo. Hindi lang naman sa kanya iikot ang mundo mo. Marami pang bagay sa mundong ibabaw na dapat mong makita kung gaano kaganda ang daigdig na meron tayo. At mas maaga, mas better na nalaman mo na iniwanan ka na niya kasi may taong parating na tama para sa'yo. Bakit ganyan ka? Iniwan mo ako bigla sa ere. Tinaas mo ako eh. Ang taas, huwag mo na ulit gagawin yun na. Di ba minsan? Ang pinakamasakit yung iwanan ka sa ere ng taong minamahal mo. Na alam mo na siya na lang yung kakampi mo, pero ikaw lang pala yung umaasa sa lahat. Kapag may problemang dumating, iiwanan ka niya. Hindi mo siya makasama to land on. Kasi sila yung mga tao na nagbigay sa'yo ng hope, pero full hope ang binigay nila. Hindi ba pwedeng yung pagmamahal na para sa akin? Deserve ko naman eh. Kamahal-mahal ba ako? Diba? Deserve ko naman na hindi mo ako ipagpalit sa iba. Deserve ko naman na mahalin mo ako ah. Pero bakit ganon? Pinaasa mo lang ako at sinaktan mo. Ginawa ko naman ang lahat. Pero sana, kasi malambot ang puso nila eh. Pinatawad pa rin. Pero hanggang kailan? Hanggang kailan mo sila patatawarin kung paulit-ulit mo lang nararanasan ang mga pangyayari na ito? Dapat matuto tayo. Matuto tayong umahon sa ating mga pinagdaanan. Experience will give you na sa susunod kapag nagmahal ka, hindi ka na yung taong iniiwan sa ere. Mahirap maiwang mag-isa na ikaw na lang ang umaasa sa kanya. Pero ang totoo, wala na siya sa tabi mo. Bakit ganon? Iniwang ka nga siya para iniisip mo pa rin. Mahal kita, mahal mo ako. Siya, mahal niya ay iba. Ay, di ba? Sa isip mo, mahal ka niya. Pero ang totoo, iba naman ang mahal niya. Yung palang kaibigan mo, ang mahal niya. Ay, ikaw, nagpapakatanga ka sa kanya na mahal mo siya. Pero sana maging wake up to na kapag alam mong may mahal na iba, huwag na huwag mong ipagpipilitan ang sarili mo kahit kanino. Kasi yung relationship nyo, it will never be lasting long. Madaling relasyon lang ang meron sa inyo. Kapag ipinagsisiksika mo ang sarili mo kahit kanino and you adjusting yourself para sa kanya, isipin mo 100 times. You deserve ng tamang tao na magmamahal sa'yo. Hindi mo kailangan na isiksik ang sarili mo sa kanya para mahalin ka niya or mahalin mo siya. Time will come. Makakatagpo ka rin ng tamang tao na magmamahal sa'yo. Huwag kang isip ng isip na yung tao naman ay hindi nag-iisip sa'yo kung paano ka niya susuklian sa pagmamahal na inaalay mo. May mahal na siyang iba. It's time to moving on and let go. Humanap ka ng iba. Makakatagpo ka rin ng tamang tao na para sa'yo. Ikaw na lang ang nagmamahal. Ikaw na lang ang umaasa sa kanya. Eh siya, matagal nang wala sa'yo. Kaya huwag ipagpilitan. Kung hindi para sa'yo, huwag na huwag ipilit. Kasi baka dumugo lamang iyan. Hinahanap kita sa bawat taong dumaan. Umaasang kahit sa huling sandali makita kang muli. Mahal, bakit mo ako iniwan? Walang makakapagsabi po honestly sa atin kung hanggang kailan tayo sa mundong ibabaw. Minsan may talagang ganyan ang buhay na uuna, pero alam mo, hindi po ganun kadali ang sitwasyon ng mga pinagdaraanan. Hindi ganun kadali na mawala sa'yo yung taong minahal mo, iningatan at inalagaan mo. Hindi ganun kadali ang magpalit ng iba pagdating sa pag-ibig.
Hindi ganun kadali ang magpalit ng partner na parang panty or underwear lang pagbaba mo or brief mo, pwede ka na magpalit. Hindi ganun kabilis. Madali lang ang magpalit. Pero hindi mo matatagpuan kahit kanino yung pagmamahal na nakita mo sa taong iyan. Pero yung pagmamahal na inalay mo sa kanya, walang hanggan na pag-ibig ang nasa puso mo. Ang sabi nila, madali lang ang mang-iwan, pero napakahirap ang masaktan. Kapag naiwanan ka, ano ba ang dapat mong gawin? Yung iba naghihigante, yung iba galit na galit, yung iba hindi nila naisip na baka hindi ito yung tamang tao para sa kanila. Pero kung iniwanan ka, much better, maaga pa lang nalaman mo na na iniwan ka na ng taong minamahal mo. Hindi nila deserve yung pagmamahal na ibinibigay mo sa kanila. Pero kung ang iyong namang kadalawang pusong nag-iibigan at nagmamahalan, patunayan niyo po ang pagmamahal niyo sa bawat isa. Huwag mong iwanan ang partner mo na mag-isa, samahan mo siya. Kasi kayong dalawa yung bumuo ng mga pangarap na meron kayo. Wala kahit sino ang deserve na iwanan. Dapat nga hindi sinasaktan. Dapat nga minamahal, inaalagaan ang taong mga mahal natin. Hindi yung kapag kailangan lang natin, saka natin sasabihin mahal natin sila. Pero kapag wala na sila sa piling natin, doon lang tayo iiyak at doon lang natin marirealize, nagkamali pala ako sa taong pinakawalan ko. But sabi nga nila, kung sila man ay umalis, may bago laging parating sa buhay nyo. Maraming pagkakataon po sa ating buhay, napakaraming tao ang handang magmahal at handang umalalay. Pero sana lang sa tamang tao ka mapunta, yung deserve na pagmamahal na galing sa'yo. Hindi yung pagdating ng araw, ikaw ay sasaktan. Ikaw ay baliwalain. Ikaw ay parang isang manhid na wala ka nang nararamdaman. Kung bakit tayo iniiwan, lagi po nating tandaan, they are not deserved to love. Hindi po sila yung mga taong para sa atin. Mas maaga na malaman po natin na iniwan tayo ng maaga kasi makakatagpo pa rin po tayo ng tamang tao na pwedeng magmahal, umalaga, mag-alalay sa atin. Muli po, maraming salamat for being with me para po pag-usapan ang bakit mo ako iniwan. And thank you so much po sa ating letter sender from Oman. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po may matutunan naman kayong lesson sa ating topic for today. May continue the shower of blessing to each and everyone. Maraming salamat po and God bless us all.